Hey guys, gusto ko lang kayo bigyan ng isang preview tsaka review na rin sa isang bagong mod. Full mechanical ito. Labas na siya actually. Ito siya. Ayan. So, gawa siya sa alloy and handcrafted siya. So, as in mano-mano yung pagkakagawa sa kanya. Na nakita nyo, makintab. Kunin natin. Ito. Ito siya. So, buod pa sa mga nasabi ko na telescopic siya. So, itong nakikita nyo ngayon, 18350 nasa loob niyan. So, ayan, pasensya na nyo na yung camera ko. Medyo malabo. Pero, meron siyang mga design na butas dito sa ibabaw at pati sa ilalim. So, bottom firing nga pala siya. Ito, bottom firing siya with lock mechanism. So, alloy lahat. Bukod lang dito, itong lock mech, gawa siya sa brass. Ayan. Actually, papakita ko sa inyo maya-maya konti yung bawat part niya. So, ito lang para lang magkaroon kayo ng idea sa kanyang kabuuang itsura. And of course, native 510 connection. Okay. So, tabing muna natin to at papakita ko na sa inyo yung bawat piraso niya. Eto na, paparating na siya. Ayan. So, basically, 4 main pieces lang siya. Ito yung pinaka main body. Ayan. Gawa sa alloy, makintab na makintab. And, ewan ko lang kung mapapansin nyo, pero medyo curved. Ito, yung pagdating sa ibabaw niya, medyo pa-curve na yan. So, mamaya, malalaman nyo kung ano actually yung silbi ng curve na yan. So, kunin natin yung susunod. Ito yung pinaka-telescopic section niya. Ito yung kanyang, of course, vent hole yan. Ayan. So, all in all, saan ba siya? Sorry, hindi ko nabilang. All in all, tatlo. Tatlo yung vent hole niya. Ayan. So, yun sa ibabaw. Kung mapapansin nyo, naman ko lang kung makikita nyo kung mag-focus yung camera kung napakalupit. Copper pin yan. So, copper yan. Ayan. So far, wala pang wire, diba? Full mech nga siya talaga. So, ito muna isunod ko yung pinaka-head niya. Yung pinaka-head niya, ayan. So, may design siya sa may gilid-gilid. Medyo malabo nga lang. Tapos, yeah, native 510 connection. Meron siyang mga grooves dito. Ayan. So, para sa ano na rin yan. Like, airflow na rin yan. Ayan. So, meron siyang maliit siyang juice catcher. Ayan. So, bihira naman na ngayon na yung tatapunan na maraming juice. So, mababaw na lang siya. Kaya siguro ganun. And, kung makikita niyo yung loob niya, ito yung positive, yung tumatama rin. Of course, sa positive ng atomizer. If I'm not mistaken, stainless yata siya. Pero, adjustable nga rin pala siya. So, depende sa atomizer mo, kung medyo mahaba yung threading niya or yung pin niya, may tutulak tong center pin na to pababa. And of course, kung medyo kapos naman, may tutulak din siya
pataas para of course mag-contact. Yan. So, bukod doon, actually, itong unit ko, meron siyang number, serial number. Hindi nga lang siya yung commonly na makikita niya sa labas, sa ilalim, or sa body, pero dito siya nakalagay sa ilalim ng headpiece. Ito, actually, nandito. Ito siya. Ito. Nandito. Naka-engrave siya dito. Nga lang, since napakaganda talaga ng camera ko. And hindi ko maipapakita sa inyo, pero try natin. Ayan, siguro medyo makikita nyo na may parang nakaukit. Pero, yan, malabo eh. Ayan o. Okay. And of course, last piece. So, yung bottom piece. Firing pin, tsaka yung lock neck. So, ito siya. Ayan. Currently, naka-lock state siya. So, ayan. Hindi mo siya mapipindot. So, para i-unlock, ang p-hit ay clockwise. P-hit clockwise. Ayan, p-hit siya ng clockwise. Unlock siya. And, yun. Napafire niya na. Nga pala, ako wala kung makapapansin nyo ngayon, pero ang masasabi ko lang sa firing nito ay napakalambot talaga. As in, lalo na pag nakakabit na yung battery. Sobrang lambot, effortless. Ayan, so makikita nyo, copper na rin yan. Isang malaking copper na firing pin yan. So, wala rin siyang spring. Wala siyang spring na hot spring. I mean, hot spring para sa battery. Pero of course, para ma-firm siya, meron siyang spring sa loob. Medyo mabusisi lang buksan, kaya hindi ko na siya kinalas. Although, nakakalas siya entirely. So, kung gusto niya linisin, pwede. So, of course, ito, O-ring. Dito magre-rest yung puwet. Yun, puwet. Puwet ng battery. Tapos, syempre, susundutin siya nung yon, susundutin siya nung malaking copper na firing pin para mag-fire siya. Ayan. So, assemble natin. Ito, start tayo dito sa dalawang piraso na to. Kung mapansin nyo, tulad ng sinabi ko kanina, may curve yung dulo nitong main body. Which means, itong telescopic section or yung pinakaliig niya, hindi mo siya maipapasok sa ibabaw like you normally would do with yung ibang mga full mechanical models. Saan siya papasok? Sa ilalim. So, ito siya. Pasok sa ilalim. Ayan. At simula na ng mahabang ikutan. So, ikot ko siya hanggang umangat siya ng umangat. Ayan. So, at least, pag kakalasin nyo, alam nyo kung paano siya nakakalas. Kasi, hindi nyo siya talaga mapapalabas sa ibabaw. Pag doon nyo siya balak tanggalin, kailangan sa ilalim. So, pagdadaanan nyo talaga itong mahabang kroskasan. Try ko na lang bilisan konti. Pero of course, maingat din. Ayokong magasgas. Sayang makintab pa naman. So, sana wag na lang kayo mainip. Ayan, lumalabas na yung ano. Lumalabas na siya sa ibabaw. Okay. So, mga tatlong araw tapos tayo dito. Tatlong araw na lang. Ayan na. Konti pa. At malalagyan ko na siya ng battery. Ayan. So, kabit ko na lang muna itong ibabaw. So, makita nyo. Ang hirap ng ginagawa ko. Ayun. Ay. Uy.
Tumasok ka na. Hala. Hala ka. Ayaw niya pumasok. Ayaw niya makisama. Ayaw na. Ah. Kaya naman pala. Masyado ko naiangat yung center team. Na-adjust ko siya eh. Sorry naman. Okay. Try natin ulit. Okay. Baba natin siya. Ayan. So, pwede na natin siyang lagyan ng battery. Okay. Battery sa ilalim. Ulit natin to. And of course, ikot ulit para humigpit at magtama ang mga contacts. And so, yan siya. In 18350 mode. So, para makita nyo kung gano'n siya kahaba. Itabi natin sa isang juice bottle. Kuha lang ako. Juice bottle. Ayan. Ganyan siya kahaba. Okay. So, hindi natin siya. Ay, hindi na pala. Abaan na lang natin para lang makita nyo kung ano yung kabuang itsura niya pag naka full mode. So, ikot-ikot ulit. Pero konting ikot na lang to. Ayan. So, bali 18350, 18490, 18650, na-try ko na gumagana yun. Pwedeng-pwede yun dito. I'm pretty sure pwede rin ang 18500. Ayan. So, like I said, telescopic siya. Full mechanical. Standard mode niya. Ayan. Standard mode. Ayun. So, ito yung sinasabi ko kanina. Pag gusto niyo tanggalin to, and first time niyo humawak, hindi niyo siya matatanggal ng ipipihit niyo siya para lumabas to pa ganun. Lumabas yung pa ganun. Hindi pwede. Kasi tingnan niyo, iniikot ko siya. Pero, ayan o. Ayaw na niyang umikot dahil sagad na siya. Kasi nga, may curving band nandito. So, pinipigilan niya na mahugot tong top. So, ang pagtanggal talaga sa kanya, clockwise na ikot para lumabas sa ilalim. Ayan. Ayan. So, kung mapapansin niyo, ito yung pinaka full length niya. Agad. Ayan. Okay, so of course, I'm pretty sure gusto niyo rin makita kung paano siya mag-perform or yung actual firing niya. So, kunin ko yung isa ko pa. Ito. At kakabitan natin ng atomizer. Kunin ko lang to.
gamitin natin. So, iluwagan ko muna itong telescopic section para i-screw ko itong atomizer. And then, higpit para mag-ano sa, mag-contact sa battery. Okay, naikot na siya. Na-sure niya. And kung mapapansin nyo, ano, maganda yung lapat niya. Maganda yung lapat ng atomizer. Walang gaps. Ayan. Ayan. Okay. Pakita ko sa inyo yung firing bago yung vapor production natin tap-tap. Ayan. So, ngayon, nakalock. So, unlock natin. Clockwise. Eto. Tingnan nyo. Ayan. Nakita nyo. Ayan, kung mapapansin nyo kung gaano kaliit yung pindot ko at gaano ka effortless pagpindot ko sa firing sa firing neck niya. Ayan, nalaglag yata yung drip tip ko. Teka. Kunin kasi na aso eh. Ayan. Ayan o. Konting-konting pindot lang. Fire na siya kaagad. At ganun siya kalakas. Ayan o. Ito, malakas. Yeah, malakas ba ba ito to? Actually, mamaya makikita nyo gaano kalakas. Ayan. So, kahit ito, itong pinapa-fire ko, yung maliit na daliri ko, ano, napaka-effortless. Kahit siguro may pila yan, may ipa-fire mo ito eh. Ayan. And of course, pakita ko rin sa kanyo, paano pag ipinatong mo lang siya sa lamesa nang hindi nilalak? Ano, hindi nakalak yan. Pag pinatong ko sa lamesa, ano kaya mangyayari? Patong natin. Pa-fire siya. Ganun siya kalambot. So, kailangan talaga nilalak nyo. Although, pag ang pagpatong nyo is sobrang dahan-dahan, pansin niya, sobrang dahan-dahan. Ayan. Hindi siya nagpa-fire. Pero pag yung patong mo, biglaan, mainuman, pinatong mo bigla, ayan, masusunugan ka. So, kanayan lang. It's either lagay mo na siya pahiga or of course, make it a point na ilock na lang siya. Pag nakalock yan, kahit si Hercules ka pa, hindi mo talaga mafa-fire yan. Kahit Terminator ka, cyborg, hindi mo siya mafa-fire. Mayu-UP mo na tong full mechanical unit na to na gawa sa alloy, hindi mo pa nafa-fire yan dahil talagang firm siya. Ayan. Okay, so vapor test tayo. Haba na ng video eh. Bored na kayo, panigurado. Ayan. Gulat tayo, no? Kala nyo, pogi. Layo. Malayo tayo dun. Pero anyways, hindi naman tutungkol sa akin. Para to dito. Test natin. Kabit ko lang ang top cap. Okay. Now juice. 8 drops. Para masukat niya rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, para makita niya kung ano kailan itatagal niya 8 drops. For siyempre. Iwas na lang na rin. Experience niya ba? 8, 8. And ito na. Vapor production.
So, malakas. Malakas siya. And like I said, sobrang lambot ng firing mechanism. Sarap, sarap i-fire. Burn days na. So, yun. So, sana nagustuhan nyo. Ako nga pala, nabibili to for 3,500. So, 3.5K. At, of course, ako nga pala si Mix Olivera. Kung nakikita niyo ako sa Facebook. And, of course, additional information. Ang gumawa nga pala ng mod na to ay si Sir Ronald. So, Sir Ronald, kudos para sa isang magandang mod, malakas na mod. Of course, classy rin siya. Very sleek at makintab. And, ayun, ganda ng firing. Ayos to. So, kung interesado kayo, tingnan nyo na lang yung details. Yung details sa post ko kung paano kayo makaka-avail ng mod na to. Okay? So, sa ngayon, paalam muna. At, hanggang sa muli.